Hello guys, ito na naman tayo. Wiring natin ulit to. Cutback tayo. Kasi tingnan mo, taas na. Hindi siya magandang bonsai. Pero, medyo okay lang naman kahit tumaas siya. Naging literati yung forma ng kahoy niya. Yun lang medyo nagpaayos. Pero kung mas magandang, ganito lang dapat. Ito lang dapat ang ano niya. Taas. Dapat. Kaya nga lang, dahil nandyan na yan, hindi na natin nakakatbak ng husto. Bali, nanakawan na lang natin siya ng forma dito sa taas. Para hindi siya masyadong ano. Kasi, sayang. Ano na, sayang din. Yung panahon. Yung panahon niya na pagka ano. Pero habang ano yan guys, habang tumatagal ang panahon, tinutubuan naman niya ng mga sanga. Habang may tumutubong mga sanga dito, yun natin, yun yung i-develop natin na paunti-unti. Bumaba. Hanggang bumaba ng bumaba. Pero ano, yung kung si kayo, kung gusto nyo naman na mababa lang talaga, pwede nyo i-cut back ng kaagad-agad dito para panibagong table kayo. Kaya nga lang, matatagalan. Hihintay. Medyo may inip kayo maghintay. Pero kung malawak ang area nyo, at medyo ano kayo, marami namang materialis dyan sa inyo, pwede nyong ano, gawin yung ganun, cut back kaagad. Pero dito kasi sa ano, lungsod ng ano, Quezon City, medyo wala kaming espasyo dito, kaya ang ginagawa namin para hindi kami mainip na tinitingnan yung mga bonsai namin, popormay na lang namin. Kung ano yung nandyan. Kung ano yung nandyan. Nanakawan na lang namin dito sa baba. Kapag ka may ano, pagkakataon na paiklian siya, cut lang ng cut sa dulo. Bali, kunyari, ito. Ito magiging center niya balang araw o kaya ito hanggang sa may tumubo dito. Ganun ang forma. Ngayon kapag nag-cut kami dito, yung pinagputulan namin, pwede pa namin itanim. Yun yung may purpose na siya. Kaya, okay guys, tumulan na natin. Sige. Dahil makapal na ito. Pantanim. Yan, magiging bonsai din yun, balang araw. Medyo may mga ano na siya. Hindi na kayang suportahan kasi nung ano. Sa totoo lang, hindi na kayang suportahan ng yung sa katawan niya yung ano. Kaya may mga namamatay na. Tignan nyo guys, oh, bali ang dahon na lang niya, halos sa dulo na lang, wala na dito sa may parte ng katawan ng sanga, kasi nga kinukulang na siya na sa nutrients na kinakain doon sa paso dahil nga ano, matanda na siya doon. Yung mga ugat niya halos dumami na doon sa paso niya, kaya doon na napupunta. Yung lupa na nandun, eh, halos kapag nagkirig ka natatapon, pero yung ugat eh, dumadami ng dumadami doon. Kaya kailangan pa rin natin i-repotting to, pero wala pa tayong pads na panggilipatan. Bali, wiring muna, tapos repotting sa susunod para ano, maayos. Huwag kailangan ba yung gano'n, Master Jerry, pag wiring muna and then repotting? Pwede naman yung gano'n, kasi nga lang, pagka ano, nirepot natin siya na naka-wiring, okay lang naman, wala namang magiging problema. Kasi nga, ang purpose kasi nito, kaya i-wiring natin kaagad siya para hindi na siya mag-wiring. Kasi hindi naman matatagalan itong pagre-repotting natin, hindi naman natin patatagalin. Okay lang yun, basta hindi mo patagalin. Pero pag hinayaan mo pa dyan, hindi na po pwede yun. Kasi nga, baka masira yung ano, yung mga sanga na iwinawiring mo eh. Baka hindi niya kayang suportahan. Mabilis. Matutuyo. Ganun. Wala na siyang makakainan ng ano, nutrients. Sayang lang. Ano. Mga winair mo na sanga. Okay. Tsaka mahihirapan siya. Mahihirapan siya mag ano, magkuha ng ano. Depende kung sa inyo,
nakaano kayo sa lupa, eh diyan sa inyo siguro, baka kung marami kayong mga lupa-lupa dyan, malalaki. Pwede. Pero pag dito kasi, hindi po pwede. Dahil wala kaming lupa dito. Nagdedepende lang sa pasok. Ang lupa namin dito, nakapasok. Nibili ang lupa. Sako-sako. Ngayon, iwawiring muna natin. Tapos natin cut back. Mainit eh. Sikli lang. Ito, balang araw magiging ano to. Magiging... Bipend ko lang ito guys, hindi ko masyado lang ito. Dali nga, ilipat ng ingay. Kala mo, binabagyo. Okay. Kali, ibababa ko na ng musto ito para sa susunod eh, hindi na tayo may hirapan. Cut. Dito tayo magpapasibol ng panibago. Panibagong forma niya. Ito. Ito yung sinasabi nila na ano, red balete. Ito ang red balete. Iba talaga ang master, kabisado niya lahat ng klase ng balete. Itong ano naman, red balete, hindi siya paswelan i-wire. Hindi siya malutong masyado, depende pagka sa kinalalagyan. Pero pagka nag-wire ka ng ganito, siguro 3 days na ano, 3 days na hindi mo muna diligan para medyo nalalanta siya ng konti. Konti lang dumadaloy na tubig sa katawan niya, madali siyang malambot siya. Hindi siya malutong. Oo, hindi siya malutong. Madali mabali. Madali lang siya balin. Pero pagka basa kasi ang katawan ng balete, yun, madalas na nasisiraan tayo, nababali tayo kasi malutong siya. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang masyadong basa na katawan ng puno, eh, malutong yun dahil nga, ano, matubig, kumbaga. Tapos, dito, kaso nga lang, ang taba niya isa niya na nasa taas. Mataba. Itong nasa taas niya? Hindi, yung isang sanga dyan. Ito? Oo. Ay, may purpose yan. Ano? Ang gagawin natin dyan, babagsak natin para hindi siya sagabal sa ano. Kung baka hindi na purpose yun, mataas yan. Isa yung mataas na mataba. Ay wala, yan ang kinalabsan nung ano eh. Nahabol naman itong mga ito pagka ano lang. Kayang humabol. Ito, meron tayong mga parte dito na hindi natin iwawire muna. Kasi patatabayin natin siya. Ngayon ito, wala na itong mga ito. Ano na itong mga ito? Upang main lang muna natin siya. Cut back lang. Ang dali sa'yo ah. Ang dali sa'yo, samantala ako
Ano yan, imagination mo lang. Ilang minggo ko lang iniisip kung anong gagawin ko. Mahihirapan ka talaga pagka... Puisip lang. Puro imagination lang, ano? Imagination lang. Nawala namang na-imagine. Yun lang. Kung puro si Inday ang na-imagine mo, wag na muna mag-wire kasi... Patay tayo wala dyan. Tayo sa ano nun. Puro sa panahon. Hindi napapanahon ang pagbobonsay mo. Napapanahon sa kay Inday muna. Yun lang. Bali ang magiging forma nito, pakikinabangan muna natin siya habang hindi pa natin pinuputol. Shoutout nga pala dyan sa mga Ilocanong taga... Ano, Cagayan, Isabela, Locos. Marami tayong mga katropa dyan. Mga nagbubonsay din. Mga nagbubonsay din lang. Ba? Mga tropa natin. Sana. Mga Bantigi dyan sa parte ng Cagayan. Nako, Bantigi. Yan ang... Dati ko, dami kong Bantigi. Namatay lahat. Eh wala eh. Hanggang Bantigi lang akong matatawag eh. Baka naman. Baka tumubo naman yung Bantigi dyan. Tumubo naman siya. Nag-ano naman siya, nang umusbong naman yung mga dahon-dahon. Pagkaroon na isang taon, ewan ko, bigla na lang magsimatay. Ano yun, nangangatawag dito, nangangailangan na sila ng abono. Yun, yun ang magkakamali ko kasi wala eh, tubig. Nag-ano lang ako sa tubig-tubig lang eh. Eh nung time na yun, hindi ako naglalagay ng kung kahit ano. Basta may tanim ako, okay na sa akin yan. Pero na-realize ko bandang huli, kailangan pala obligasyon natin. Lagyan sila ng parang tao din ng pagkain. So yun. At least na meron ka ng ano, natutunan. Wala eh. Matanda na kasi tayo, kaya... Ako, yung sinasabi ng lolo ko na huwag ko daw iisip yung mga bagay na yun dahil kalabaw lang daw ang tumatanda. Totoo yun, pero tanggapin natin ang katotohanan, doon tayo pupunta. Yan, kanina ka pa nakakatakip eh, yung dahon na yun. Muna natin ano yan guys, ipuputulin dahil ay iwa-wire yung pino ng wire kasi ano muna to eh, portion nito kasi magpapa-weld muna tayo para tumaba naman yung mga to. At saka pagdating ng araw kasi dito, puputulin din natin to pero puformahin na rin natin para unti-unti, paunti-unti pababa. Okay. At least may plano na. May plano yan guys. Hindi dapat yung pagka magbobonsay ka, mag-aware ka na na ganito. Kailangan, habang ginagawa mo yung isang bagay, may plano ka na na sumusunod, step. May step ka na. Kasi tulad nito, kung plano na ano ka, dahil nga, uy, ganito. Parang napapangitan ako. Kasi nga, hindi siya, ano, hindi siya maganda tignan dahil nga mataas na masyado. Hindi ganun guys. Kailangan lang, pag-aralan mo lang kung paano mo ipababae. Tulad nito, yung ginagawa ko, ang portion kasi nito, parang tawag dito, yung panamantala lang itong ano niya, yung forma niya na to. Parang kahit papano, hindi naman naiinip yung may-ari. Kasi minsan talaga sa atin ang magbo-bonsai. Kapag hindi natin nagustuhan yung bonsai, hindi tayo mapakali. Tama yan. Totoo yan. Pero pagka yung nagawa natin yung forma na niya na gano'n, kasi ang pagbobonsay kasi guys, ano yan, hindi mo makukuha ng biglaan yan. Maraming panahon ang i-google mo dyan para lang, para makuha mo yung ano, tamang forma. Hindi yung bonsay mo, iwawiring mo pa lang, gusto mo makuha na kaagad yung forma. Hindi, maglalagay ka din ng mga ano dyan, mga branches na gusto mo, selection branches. Unti-unti. Unti-unti lang. Huwag mong ano, huwag mong madaliin. Lahat ng bagay na minamadali, walang pinapatunga ko. Yung tao nga, pag nagmamadali, nadadapa eh. Magmamadali maglakad.
Bale ito, ano lang muna to, selection lang muna itong mga sanga na to kasi darating tayo dito, magiging center point natin ito o kaya ito, kasi dito tayo magpapalabas sa susunod. Pero habang nagpapatubo tayo dyan, korbahin na natin siya. Kasi baka mamaya mas maganda pang kalalabasan ito kaysa dun sa iniisip ko ngayon. Basta double portion lang tayo. Huwag tayo magmamadali. Ito guys oh, kung paano kami mag-wire. Kasi sobrang ninipis na talaga nitong wire. Kaya tingnan yung ginagawa ko, dinodoble ko pa. Sayang oras. Ubus oras. Ubus oras namin dito. Pero pagka yung kompleto kami ng sukat ng wire, madali lang sana. Kaya nga lang andito na, kaya panindigan na natin tong tong pag-wire natin. Madali kasi mabenta yung mga stock ni Shopee. Dapat si Shopee mapansin naman tayo. Oo, hindi naubusan dapat ng stock. Baka naman pwede tayong maging sponsor ni Shopee. Oo nga, sabay binanggit si Shopee. Kapag ganyan kasi. Wala, bumabalik. Bumabalik kasi nga, siya eh. Hindi isa pang wire ha? Hindi na po. Wala na. Tutubo. Kailangan kasi magpatubo ka ng mga... Yung bagong tutubo kasi dito, maliit na lang espasyo nila. Sabagay, selection pa lang ito. Selection branches lang. It is may hihilot na siya. Oo. Kaya nga lang, itong na to, kumukontra kasi yung isa. Kaya kailangan. Sa susunod, pag nag-order tayo. Kailangan medyo mas mataba na yung kukunin ko. May first time kong bumili kasi model, kaya hindi ko pa kabisado yung mga mga laki. Bumabalik talaga. Pero okay lang. Ganyan lang muna. Magiging muna siya. Weld muna siya. Bali, ang forma nito, papayungin muna natin. Hindi muna natin ito itatriangle. Pagka triangle natin ito kagad, wala. Hindi mo magiging mapoporma ito. Kapag kasi triangle, kailangan mas mahaba yung sa baba. E ang purpose kasi natin, kailangan natin pa-clean itong dalawa na to. Kasi nga, dito tayo magka-cut balang araw. Yan. Kaya i-maintain ko itong ganito. Ang forma nito, nakatayong lang. Okay. Yan lang guys. Ito, tapos na natin to. Susunod naman natin yung iba. Abang-abang lang guys, marami tayong i-wire. Naabot tayo ng 100 piraso yan. Karinawa. Okay, maraming salamat sa pag-load guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Lagi para lagi tayong updated. Pumindot-pindot na rin kayo dyan ng kampana. Okay guys. Salamat sa panonood.